This program is in support of Galing Picard Initiatives nationwide. Kasaysayan, kultura, pasyalan, masasarap na pagkain. Gusto mo bang maranasan ang mga ito? Ano pang hinihintay mo? Tara na't lakbayin ang galing ng culinary capital of the Philippines, ang Pampanga. Bukod sa masasarap na pagkain at magagandang tanawin, mayroong isang likas na yaman na kapaki-pakinabang sa mga Kapampangan. Ang kawayan. Napakaraming gamit ng kawayan dahil lahat ng parte nito ay may pakinabang. Tulad ng ubod nito na tinatawag na labong o bamboo shoots na pwede palang kainin. Pamilyar ba kayo rito? Kadalasang ginagawang ulam, ang labong o ang ubod ng kawayan ay mayaman sa sustansya at maraming hatid na benepisyo sa ating katawan. Pero alam nyo ba na hindi lamang pang-ulam ang labong ngayon? Ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng kimchi, okoy, lumpiang Shanghai, empanada, ice candy, ice cream, oatmeal cookies, cupcakes, hanggang blueberry cheesecake. Sa mga produkto po na na-produce na namin, nakapag-develop na po kami ng iba't iba. Meron din po kaming mga baked products like bamboo shoot oatmeal cookies, bamboo shoot blueberry cake, and then meron din po tayong bamboo shoot muffins. Ayun po. So, marami-rami na rin po kaming nagawa, pero ang usual po na nabebenta namin ay yung aming bamboo shoot kimchi tsaka bamboo shoot pickles. We were able to come up with this po dahil nakapag-produce po ng 1.14 tons ang bamboo nursery, at yun po yung ginamit natin for yun po sa techno demo. Yun din po yung mga naibigay sa mga beneficiaries po natin para pang start po nila sa business po nila. At yung iba naman po ay for tokens, at yung iba ay naibenta rin po natin. So sa ngayon po ay nagro-roll out po kami doon po sa PSAU co-op, at nakapagbigay na po ng 70 jars of bamboo shoot pickles and 65 tubs of kimchi, both mild and spicy. Napaka-importante ng pag-standardize ng recipe, no? Kasi doon natin ina-assure yung consistency and regularity ng isang product. So, gaya ng na-mention ni Dr. Evangeline Galachera, may mga products na nagawa. So bago namin ituro doon sa mga beneficiaries, we make sure na yung mga products na yon ay na-check, no, when it comes doon sa recipe nila, kung okay ba sila. So kino-consider din namin yung tinatawag namin na organoleptic properties, yung appearance, yung taste, yung texture. So para masabi namin na okay yung product, no. So meron din kaming series of trials para po doon sa mga products na yon. Gusto ko lang din i-share na napaka-importante na kailangan focus din syempre doon sa food safety, no? Para ma-assure din natin syempre yung kaligtasan din ng pagkain. So alam naman natin marami yung nawalan ng trabaho at kabuhayan ng ating mga kababayan. So, ito po ang ginawa namin ay magbigay ng kasanayan sa ating mga kababayan tungkol sa pag-produce ng mga bamboo shoots. At tapos, nagbigay din kami ng kasanayan
tungkol sa pag-develop ng mga food product at of bamboo shoots. This project has something to do with the pandemic in response to COVID specifically, at marami po tayong mga kasamahan na nawalan po ng trabaho. Ito po yung tinatawag po natin mga displaced workers. At the same time, yung atin pong mga kapartners po dito sa Bamboo Project, yung atin pong mga bamboo growers which also serve as our clientele, ay mabibigyan din po ng pagkakataon na maging part po sila dito sa project na ito. At the same time, meron din po tayong mga isang activity po which wherein yung atin pong mga kababaihan sa Turo, sa San Vicente at saka po dito sa San Agustin at iba pang mga barangay po dito sa bayan ng Magalang, na kung saan ay sila ay mag-undergo ng training upang sila ay maturuan kung paano gumawa ng mga iba't ibang produkto para sa bamboo. In the same way, makakatulong po ito kahit papaano upang maibsan, makatulong kahit papaano sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, kung hindi man ito maging source as food, at least source po ng livelihood. Ang proyektong Enhancing Bamboo Shoot Production and Product Development through S&T Intervention ng PSAU, katuwang ang DOSTP card, ay naglalayon na makapagbigay ng kabuhayan sa mga kababayan natin na nawalan ng trabaho, mga kababaihan at mga bamboo growers sa Pampanga. Tinuturuan sila kung paanong mas mapapayabong ang kanilang mga tanim na kawayan. Nais din ng proyekto na makagawa ng sari-saring produktong mula sa kawayan, partikular na ang labong. Pakinggan natin si Tatay Marcelo, isang bamboo grower na nakinabang sa proyekto. Pumutok ang pandemya, medyo nawalan kami ng trabaho, nawalan kami ng kita. Kaya nakakaraos din kami sa awa ng Panginoon. Pero sa ngayon ang bumagsak ang pandemya, nahihirapan kami dahil sa hindi kami ganong nakakalabas, lalo na kaming matatanda, bawal na sa amin ng pasaway. Kaya kami nagtitiis na lang sa kung ano-anong konting pagkakitaan. Sa ngayon, nagsasaka, nag-aalaga ng alaman ng saging. Yan ang kabuhay namin ngayon, nangingisda. Nakatulong sa amin dahil ang tulong ng Picard sa amin pag-tustos sa mga paglabo ng bambo. Nung napalago namin ng kawayan dahil sa pagtulong ng Picard at saka PSAU, doon kami nakaka-rawos sa aming gawa. Dahil mayaman ang Pampanga sa kawayan, malaki ang potensyal nitong makatulong na maibsan ng epekto ng pandemya sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Tara na't alamin natin kung paano nga ba pinagyayabong ng livelihood project na ito ang industriya ng labong sa Pampanga. Okay, so ito pong proyekto natin na to ay malaking tulong, lalong-lalo na sa ating mga kababayan. So kung saan ay mabibigyan sila ng additional na kabuhayan, pagkikitaan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Magalang. So marami tayong mga kawayan na nakatanim. So alam naman natin before yung kawayan, so parang baliwala sa kanila. Ngayon nakikita nila na gaano ba kahalaga na makatulong sa kanilang kabuhayan. So ang pangarap po natin, sana in the future na makapag-compete yung ating mga produkto sa kawayan sa ibang bansa. So yan ang yan po yung ating mga pangarap. Ang mensahe ko sa PSAU sa at saka sa Picard, nagpapasalamat kami tungkol sa pagtulong nila sa amin sa panggasto, sa saka pagbigay ng pataba
Dahil kaya napalago namin yung mga tanim namin sa mga kawayan. Lalo-lalo na sa panahon ngayon, marami kaming, dahil sa kanila, marami kaming nalaman. Yung pag-reach out po natin sa mga kababaihan at sa mga displaced workers ay isa pong magandang contribution po na natin sa Pampanga State Agricultural University at sa community po natin with the assistance of course of the OSTP card. Sa ating po mga beneficiaries, of course, I keep on telling this to them, specifically kapag nami-meet ko po sila, na ang Pampanga State Agricultural University is always here to help, to provide services, to conduct relevant researches that could help them eventually in any ways po. Sa ating po mga agencies, sabi ko nga po, hand in hand po, magtulungan po tayo, no, during, specifically during this time of pandemic, hindi po enough ang support ng government. But in this way, makakatulong po tayo sa kanila. And of course, I would like to acknowledge, of course, the and recognize the funding assistance of the DOSTP card, the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research Development for providing the funds for this project po. For without this po, wala po tayong project ngayon na ginagawa. At the same time, wala din po ito na makakatulong po sa atin pong mga kasamahan. Nagpapasalamat po kami sa mga partner agency natin, lalo-lalo na ang DOSTP card, ang DTI, ang Department of Agriculture, sa pagsuporta po sa ating bamboo industry, sa ating mga bamboo growers na patuloy yung pag-aalaga ng ating mga kawayan, sa ating mga kababaihan kung saan ito sila ang magpo-produce ng mga food products at of bamboo shoots. So sana po tuloy-tuloy natin gawin para sa susunod na panahon ay umunlad lalo ang ating pagkakawayan. Sa ating pagharap sa new normal, patuloy na isusulong ng Galing Picard ang mga makabuluhang inobasyon tungo sa masaganang produksyon ng pagkain, kumikitang kabuhayan at matatag na kapaligiran. Ito ang Galing Picard, Tatak Galing, Galing Picard. Sana ay nabusog kayo sa kwento natin ngayon. May mga bagay sa paligid natin na mayroon palang pakinabang. May mga natuklasan din tayong iba't ibang istorya na maaari nating pagkunan ng inspirasyon gaya ng kwento ni Tatay Marcelo. At ito ay nagpapatotoo na aba, may yaman sa kawayan! Marami pa tayong lugar na pupuntahan at mga karanasang pagsasaluhan! Kaya naman samahan ninyo kami sa aming patuloy na paglalakbay. Hanggang sa susunod at muli nating tuklasin ang galing ng buhay, sumama na sa ating lakbay! Dito lang sa Lakbay Galing. Pangkas na sumama sa Lakbay Galing, Lakbay Galing.